1 week later. Hi guys! Welcome back sa akin channel and good morning everyone! So as you can see guys, ang daming mga aso ngayon, tuta pala aso. Mas komportable sila dyan. Kung ilalagay ko siya sa baba, mas ano sila, mas maingay sila. So mas komportable sila. So ito pala mga aso ko guys. So, merong limang anak si Bella. Meron akong video niyan guys, mag 1 month na ako yung nagpaanak sa kanila. Kakagising ko lang. As you can see guys, ito talaga yung bare face ko. Alang walang nilagay. Meron akong balde dito guys, ayan. May tubig din. Kasi siya yun ako madumi yung balde. Kasi meron tayong i-review na product at nakita nyo siguro sa thumbnail at nakita nyo sa title kung ano yung i-review natin, ang pinakabago produkto ng Lux Organic. Lux Organics. Lux Organics. Ang kanilang model ay si Heart Evangelista. Ayan guys, oh. Ayan. Kung gusto niyo malaman kung anong thoughts ko nito, kasi first impression lang gagawin natin. Kung gusto niyo guys malaman, just keep on watching. Kung hindi pa kayo nakapag-subscribe, make sure nakasubscribe kayo para every time ako mag-upload ng video ay man-notify kayo. And follow me sa aking mga social media and pwede kayo magtanong doon, lalo na sa Instagram. Nabanggit ko kanina guys na hindi pa ako naghilamos, kakagising ko lang. Makikita mo talaga yung bare face ko. Kasi gusto natin subukan talaga kung maganda ba siya, nakaka-fresh ba siya kahit sa isang banlawan lang. Disclaimer muna, hindi ako dermatologist or hindi ako skincare expert. Ano lang ako guys, nagre-review ako lang ng products sa mga base sa mga experience ko. Kung napapansin nyo guys, in the previous video ay okay na okay na ako sa skin ko. Pero nga, alam nyo guys na isa sa mga bawal na, alam mo yung alam ko na bawal ko pero ginagawa ko pa rin, is itong alam ko parang nadidistract kayo sa mga post. Kasi guys, meron akong bawal na alam kong bawal sa akin, lalo-lalo ng mga dairy, peanut. Isa sa mga bawal sa akin ay peanut butter. So nag-order ako ng 5 nito, tapos na-straight akong kumain dito guys, as in straight talaga, tapos with bread pa. So napapansin ko guys ay tinigyawat ako. Ayan, hindi dahil sa mga skincare, dahil sa mga peanut or mga mani. O meron din naman kasi mga tao na hindi talaga ano eh, hindi talaga sila sensitive sa mga peanut butter. Okay na kumakain, pero sa akin guys, bawat talaga ako sa mga, lalo na mga mamantikain, parang ganon. Ito yung i-review natin. It's Organics Aloe Vera and Snail Moisturizing Cloud Soap. So dati meron tinatawag whip soap, ngayon is cloud soap na talaga. Meron silang tatlong variant guys, at ito yung napili ko. Bakit ito yung napili ko? Ipa-flash ko na lang yung tatlong variant, ayan sa screen. Ang maganda dito kasi, diba dati yung merong tinatawag na snail soap ni Chris Aquino. Hindi naman ka Chris Aquino yun, in-endorse ni Chris Aquino yun. Maganda talaga yun sa akin guys, maganda yung effect nun. Kaso nga lang isang variant lang, kumbaga wala ka ng pagpipilian. Ano yung skin concern mo? Di tulad dito sa Lux Organics, ang ingay. Hindi tulad sa Lux Organics is, maganda siya kasi meron kang pagpipilian kung ano yung skin concern mo. So ito yung pinili ko kasi, tamang-tama kasi nagka-acne ako, nagka-breakout ako. Ang nakalagay kasi dito is aloe vera, snail moke. Ano ba pagpapasa ito? Snail masin? Moke? Meron siyang Centella Asiatica. Sa mga hindi nakakalam guys, ang Centella Asiatica is a healing property na, alam mo yung kung meron mga breakout dyan, ay mas tinulungan tayo hinihil yung mga wound, parang ganon. For the mga acne prone, ang Centella Asiatica. So ito yung kinuha ko na variant nila para mas masubukan natin. And first impression na to guys, and then i-update ko kayo 7 days lang. Kasi meron pa kasi akong ginagamit na product eh. So ito muna, straight ang gagamitin natin na Lux Organic. Una guys, yung pagtingin, kung titingnan mo talaga siya, akala mo, tag 300 siya. Yung kasi wala kasi nakalagay sa price dun sa Watson eh. And then yung binili ko na siya guys, ayun na. Yung nagtanong muna ako, baka kung tag 300 to, hindi ko siya bibilhin. Pero nagulat ako guys, kasi ito yung unang tinanong ko sa cashier. So sabi niya is 149, sobrang mura guys. Hindi ako na, alam mo yung kung titingnan mo talaga, mamahalin talaga siya. Pero sobrang mura niya. Tapos ang ganda ng packaging niya, andun si Heart Evangelista, made in Korea siya. Nakalagay dito sa likod yung mga ingredients niya, tapos kung paano gamitin. Formulated with aloe vera and Centella Asiatica extract that helps provide moisture on dry and irritated skin. So sa mga sensitive skin, it also helps calm the skin, balance out pH level, and strengthen skin and add moisture. Paano siya gamitin? Place soap inside the foaming net. Moisten the soap with water and gently rub until it forms into a creamy lather. So gagamitin din guys yung mismo
yung bula. Yung bula yung gagamitin natin, okay? So, heart, musta kayo ni Bamboo? Charot. Nung balita sa radyo at TV. Kung gusto mo siya magamit ulit, kung gusto mo siya, kung gusto ka ma, ano yung dadalhin kahit saan, pwede mo siya i-close, tapos pwede mo siya i-open. May mga ano kasi, packaging kasi, pag ma-open mo na, hindi siya mako-close. Ito yung mismong laman. Alam nyo guys, nagulat ako kasi sobrang laki pala niya. Ayun o, malaki pala siya. And then, ang nagustuhan ko pa lang guys, unang-una pa lang, nagustuhan ko sa kanya kasi yung net pa lang ay sobrang soft na unlike sa ibang mga ganitong whip soap ay alam nyo yung sobrang, walang ano yung mismong term o sakong term, parang masakit siya na net. Pero ito guys, sobrang soft niya. Tapos, mas matibay siya at mas maganda yung tawag nito, katali dito, mas maganda siya guys. Ang amoy niya is para siyang mga papaya soap. Let's try na guys, babasain natin at itatry natin sa ating mukha kasi hindi talaga ako naghilamos. Binasa ko na. Ang bilis niya makaano. Bilis niya makakreate ng bula. Sabi dito, isa cloud soap. Ibig sabihin, para siyang clouds, ulap. Ito yung mismo ipapay natin sa ating mukha ngayon. So, babasahin ko muna yung mukha ko. Ba't nalimutan ko basahin yung mukha ko? Dapat una yung mukha. Basahin ko na. Review is real. Na, nagbasa pero nabula na. Okay. Mas maganda yung bula ng whip soap. Yung kay Chris Aquino. Mas maganda yun. Kasya dito. Mas foamy yun. So, mag-ilamos na tayo. Sa pag-ilamos ko pa lang guys, may napapansin ako. Parang ano niya, soft. Slide. Parang ganun. Ano ba yan? Kung ano yung pinilamos mo, yun yung pinahugas mo. Wait lang, kuman ako ng anong salamin. Ang unang-una napansin ko sa kanya guys is yung paghilamos ko talaga is parang mas madulas yung skin ko. Pero hindi naman siya masyadong OA na meron ka na makikita yung effect ngayon kasi as I said, first impression na to. Siguro may makita kang difference pero wala naman yung pumuti ka agad, wala. Sobrang soft lang niya guys. Parang ganyan na napapansin ko, ayan. So, for me guys ha, kasi sobrang mura niya, tapos advantage sa kanya guys is ang dami mong mapipilian kung ano yung skin concern mo, kung hinahanap mo mga ingredients, andun sa tatlo guys. Pas advantage, madali siyang mahanap sa Watson, and then, mura siya guys, is 149 pesos lang. Guys, i-update ko lang kayo sa aking 7 days challenge, kung maganda ba talaga to, kung gagana ba to, or galing bang ating peoples ito. So, kung gusto nyo guys, kung kayo is comment down below. And, meron pa kayo gusto ipa-review, comment down below. So, I said guys, i-follow nyo ako sa Instagram, sa Facebook page. Kung meron pa kayo mga katanungan, hanggat kaya ko ay sasagutin ko kayo. Okay, that's it for today. And, see you sa aking next video. 1 week later.